Magandang araw mga bata! Kumusta? Naway nasa mabuting kalusugan at kalagayan kayong lahat. Ako nga po pala ang inyong guro, si Ginang Vivian Aranas, na magiging gabay ninyo sa pitak-aralin sa araw na ito. Kung iyong natatandaan ng nakaraang aralin, ay napag-aralan natin ang mga pakikibakal ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Pag-aaralan natin ang tungkol sa mga bayani. Oo, tama! Mga bayani. Mga bayani na nagbuhis ng kanilang buhay at panahon upang magkaroon ng ganap na karayaan ng ating bansa. Kilala mo ba ang nasa larawan? Siya, si General Emilio Aguinaldo. Sino nga ba si General Emilio F. Aguinaldo? Ano-ano ang mga natatanging ambag at kontribusyon niya upang makamit ng bansa ang kalayaan? Halika at sabay-sabay nating tuklasin at balikan ang kasaysayan. Ang pagtatag ng pamalaang diktadura. Ang tagumpay ni George Dewey sa labanan sa Manila Bay ang nagbadya ng wakas sa pananakop ng Espanya. Dahil sa paniniwalang ang mga Amerikano ang siyang magpapalaya sa Pilipinas, umuwi agad sa Pilipinas si Aguinaldo. Dumating siya sa Cavite noong Mayo 1898. Nagpunta ng Hong Kong si Aguinaldo dahilan sa kasunduan sa biyak na bato at doon ay pinagpatuloy niya ang pagbabalak upang maging malaya ang Pilipinas mula sa Kastila. Taglay ni Aguinaldo mula Hong Kong ang isang saligang batas na nagtatadhana ng isang republikang federal. Ang saligang batas na ito ay isinulat ni Mariano Ponce. Ngunit hinikayat siya ni Ambrosio Rianzares Bautista, ang kanyang tagapayo, na hindi pa handa ang bansa para sa isang republika. Ayon kay Bautista, kinakailangang magkaroon ng diktadura upang lubos na magtagumpay sa labanan. Tinatag ni General Aguinaldo noong Mayo 24, 1898 ang pamahalaang diktadura. Siya mismo ang diktador. Ipinahayag niya na ang kanyang pamahalaang diktadura ay pansamantala lamang at mananatili hanggang sa maitatag ang republika. Ang pinakamakabuluhang natamo ng pamahalaang diktadura ay ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898. Dahilan sa walang maaaring sumalungat sa kanyang mga plano, naisulong at namadali ni Aguinaldo ang pagdeklara ng kasarinlan. Ito ay sa kadahilanang nais niyang maging lubusang malaya sa Espanya bago pa dumaong dito ang mga Amerikano. Ang madulang bahagi ng seremonya ay ang pormal na pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas. Kasabay nito, tinugtog ng banda ang pambansang awit ng Pilipinas. Taimtim na binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista ang batas sa pagpapahayag ng kasarinlan. Nilagdaan ng 98 katao ang deklarasyong ito. Pagkatapos ng pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas, naging tagapayo ni General Aguinaldo si Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo. Dahil sa kanyang angking talino, tinawag siyang utak ng rebolusyon ng Pilipinas. Sa payo ni Mabini, binago ni Aguinaldo ang pambansang diktadura at ginawang pamahalaang rebolusyonaryo noong Hunyo 23, 1898. Ang pamahalaang rebolusyonaryo. Ang unang gabinete ng pamahalaang rebolusyonaryo ay binubuo ng mga sumusunod: Baldomero Aguinaldo bilang kalihim panloob at Mariano Trias kalihim ng pananalapi. Hinirang ng katarungan si Gregorio Araneta at si Pardo de Tavera bilang direktor ng diplomasya. Itinadhana ni Aguinaldo ang halalan
para sa kinatawan sa kapulungang Republikano na bubuuin ng kapulungang maghahanda ng saligang batas ng bansa. Ang kapulungang iyon ay ang Kongreso ng Malulos. Ang Kongreso ng Malulos. Noong umaga ng Setyembre 15, 1898, pinasinayaan ang Kongreso ng Malulos sa simbahan ng Barasuen, Malulos, Bulacan, sa makulay na pagdiriwang. Nang sumunod na araw, inihalal ang mga pinuno ng Kongreso. Pedro Paterno bilang Pangulo, Benito Legarda, pangalawang Pangulo, at Gregorio Araneta at Pablo Ocampo, mga kalihim. Mahalaga ang Kongreso ng Malulos. Kabilang sa mga naisagawa ng Kongreso ay ang mga sumusunod. Una, ratifikasyon ng kasarinlan ng Pilipinas noong Setyembre 20, 1898. Pangalawa, pagpapatibay ng saligang batas ng Malulos. Binuo ng 19 ng mga kagawad ang tatlong sipi ng saligang batas na isinumite upang pag-aralan. Ang mga ito ay ang plano ni Mabini, plano ni Paterno, at plano ni Calderon. Pagkatapos ni isang masusing pag-aaral, napili ng komite ang plano ni Calderon. Pangatlo, noong Nobyembre 18, 1898, pinagtibay ng mga kagawad ng Kongreso ang konstitusyon. Sa wakas, noong Enero 21, 1899, ipinahayag ni Pangulong Aguinaldo ang Konstitusyon ng Malulos bilang saligang batas ng kapuluan. Mga bata, ngayon naman, tunghayan natin at suriin at ating pagyamanin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot at pagpapaliwanag sa mga sumusunod na katanungan. Una, habang naghahanda ang mga Amerikano upang sakupin ang Maynila, paano na ihanda ni Aguinaldo ang pagproklama ng kasarinlan ng Pilipinas? Pangalawa, ano ang ipinahayag ng mga linya ng ating pambansang awit? Sumulat ka ng isang sipi o linya nito na nagustuhan mo. Ipaliwanag mo kung bakit mo ito nagustuhan. Isa-isip at tandaan. Ngayong tayo ay lubusan ng isang malayang bansa, ano ang mga natatamasa mong epekto ng pagkakaroon ng kasarinlan? Ang nais na itatag na pamahalaan ni Emilio Aguinaldo ay ang pamahalaang federal na naaayon sa saligang batas. Isinulat ang saligang batas ni Mariano Ponce. Sinabi ni Ambrosio Rianzares Bautista na hindi pa handa ang Pilipinas sa isang pamahalaang federal at kailangan muna ang diktadurang pamahalaan. Pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, ang makabuluhang natamo ng pamahalaang diktadura. Unang naideklara sa Kawit, Cavite noong Hulyo 12, 1898 ang kasarinlan ng Pilipinas. Sa isang madamdaming seremonya, iwinagayway ang pambansang Watawat at inawit ang pambansang awit. Ngayon naman mga bata, gawin natin ang pagsasanay. Ihanda ang inyong mga activity sheets na bigay ng iyong guro para sa araling ito. Unawaing mabuti ang mga sumusunod na pahayag. Ibigay ang mga konseptong hinihingi sa bawat item. Una, ito ang dahilan kung bakit napadpad sa Hong Kong si General Aguinaldo. Pangalawa, kailan itinatag ni General Aguinaldo ang pamahalaang diktadura? Pangatlo, ano ang nagbadya ng pagwawakas ng pananakop ng Espanya na ikinatuwa ni General Aguinaldo? Pang-apat, sino ang naging diktador at nagtatag ng pamahalaang diktadura? Panlima, habang nasa Hong Kong si General Aguinaldo, ano ang ipinagpatuloy niyang gawin upang maging malaya ang bansa laban sa mga Kastila? Pang-anim, ano ang taglay na itinadhana ng saligang batas na dala ni General Aguinaldo mula sa Hong Kong? Ikapito,
Ano ang pinakamakabuluhang natamo ng pamahalaang diktadura? Ikawalo, dahil sa payo ni Mabini, ano ang ipinalit ni General Aguinaldo sa pamahalaang diktadura? Hi mga bata, kumusta? Perfect pa ang score? Yes, magaling! Kaya yan! Kaya sa susunod nating aralin, mag-aral ng mabuti, okay? So, hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!